Okay, good morning. So, sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng heat react condenser fan motor ng isang blast freezer. So, sa video ng ito, titingnan natin, hanapin natin kung nasa ng common, running at saka starting na walang diagram. So, gagamitan natin ito ng tester, multi-tester para ma-check natin kung nasaan ang common, running, at the starting. So, saan natin. Okay, so, una guys, titingnan natin muna sa kanyang speaker. Hanapin natin kung ano ang value ng capacitor na gagamitin natin para mapatakbo ito mamaya pagkatapos natin ma-check. Okay, so ito yung speaker niya. So makikita natin dyan. Yan, yung capacitor niya for UF. So bago natin gawin, bago natin i-test, kailangan muna natin itong i-check yung mga din niya. Okay. Ground. Ground check muna tayo. Sa tatlong din niya, yung blue. Yung sa body. So wala. Sa ground, yung body, black, then body, or ground line, to kulay green, then sa blue, sa brown, at sa black. So okay siya, so wala siyang brown, hindi siya grounded, kumbaga. Okay. So next, ngayon guys, kukunin natin kung nasaan ang common ito. Sa common, at kung nasaan ang running at starting dito. Okay. So, una natin gagawin guys, hanapin muna natin ang common. So, i-check natin ang dalawang linya. Ito, kung nari itong brown at blue, kung ano ang pinakamataas na makukuha natin value, yun yung magiging may iwan na line, yun ang ating common. Okay? So, umpisa natin sa black and brown. So, sa tester, nasa, ano lang siya, kulang-kulang 50. So, sabihin na natin 45. Sa black and blue. So, halos ganun din. So, nasa 40. Around 40 lang siya. So, 40 lang ang diferensya nilang dalawa. 40 and 45. Okay? So, ito naman, check naman natin ang blue at saka brown. Ayan. So, kung makikita nyo guys, mas mataas ang value nito. Ayan o. Okay. Ayan, ayan. Para kita. Ayan o. Okay, so, kung makikita nyo, nasa almost 100. So, total yan ng blue at saka ng brown. So, meaning, pagka ganyan, ang common natin is yung naiwan na linya, which is yung lock. Okay. So, sa mga ganitong fan motor, guys, either sa dalawa na to, ang running at starting, kung pwede itong magbaliktad, importante yung common, ito yung line 1 natin. So, pwedeng ang starting natin, brown, pwede rin blue. So, depende sa ikot ng ating LC. So, ikita natin yung blade, kailangan yung tamang ikot. So, ginagawa natin dyan, detestingin natin. Okay? So, gamitan natin ito ng capacitor at saka ng plug para matest natin kung paano ang ikot. Okay, so yung ating capacitor, so for UF ito, medyo nabura na nga lang. At ang design para dito sa fan motor na ito is, kung makikita nyo dyan, for UF. Medyo blurry. Ayan, o yan, nakikita dyan, for UF. Okay, so kailangan kung anong value na nakalagay dito, yung din ang gagamitin yung capacitor. Okay. So, connect na tayo. Itong ground, pag in-install na natin ito doon sa system, tsaka natin ito kinakabit
bilang grounding para iwas sa mga ground. Okay? So, tara! Una guys, kabit natin yung capacitor dito sa dalawang linya na to. Blue and brown. Yan. Kasi kanina, ang common natin is yung black. So, line 1 to. Kaya natin kabit yung capacitor. Sa capacitor guys, sa mga 220 na capacitor na ginagamit sa mga motor. Meaning, yung hindi ginagamit sa mga board. Electronic board, ang mga capacitor na ito ay walang polarity. So, kahit pagkabaligtad ito, okay lang. Okay, so, gamit natin ito sa brown ng linya. Yung isa, sa blue. Okay. So, yan guys. Kita nyo? So, blue at brown yung capacitor natin. Okay. Tapos yung ating plug, ang line 1 natin, gaya ng sinabi ko, ang common dapat line 1. Sa line 2 guys, depende sa ikot, depende sa brown o kaya sa blue. So una natin ito estimate kasi ito pahigup, heavy duty na fan motor to. So very expensive kung motor na to kung bibigin natin kung para sa mga original motor, fan motor. So ngayon natin gawing line 2 yung brown ng capacitor. Okay, so yan. So, nakalagay siya sa brown, then starting yung blue, black, common. Okay, yung brown, so i-disable mo na. So, i-disable mo natin din yung test. Patakbuhin muna natin. Okay, so sa pag-check, pag di pa kayo sanay, guys, huwag niyong gagayahin ito. Kailangan ito, ipinifix niya na lang, ini-screw sa isang plate na hindi siya gagalaw. Pero sanay na ako, kaya ganito na lang natin siya i-check. Ayan, so, check lang naman natin yan kung saan ang ipon. So, check na natin, patakbuhin na natin. Ayan, so tama na yung ating connection. So nakita ninyo, so yung LEC niya tama yung ikot. Now, kung kunwari baliktad ang ikot, kunwari pa ganyan, ang gagawin nyo lang guys, doon sa ating starting ng kulay blue. Ayan.
black, so ito yung black na yung common. Pag kunwari gusto nyo baliktarin ang ikot dito sa dalawang ito, brown at blue, ililipat nyo lang yung line 2. Diba, nasa brown siya. Yan, ilipat mo lang sa blue para bumaliktad ang ikot nito. So yan ang tamang pag-check ng ganitong mga fan motor, condenser fan motor ng blast tweezer. So thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo sa video ito. And please don't forget to subscribe para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat. Thank you for watching guys. Bye-bye.